So ayun, good morning. Dapat tingin tuloy ako sa contract natin, no, sa nung nabili natin yung NWOW na to. Guys, share ko lang po, no. Kung kayo po ay bumili ng brand new sa NWOW or bumili kayo second hand, dapat po may mga deed of sale tapos na transfer dyan sa ninyo. I-update po ng NWOW yun sa mga branches para po pagka sa warranty. Kasi sila po ay free lifetime service. So, non-issuance of receipt, no payment. So, yan po. Ayan yung mga kanilang hotline. Website, saka yung hotline. So, pwede nyo po siyang tawagan. So, ito po yung kanilang head office or yung kanilang planta siguro or warehouse. Ayan. So, lahat naman po yan searchable sa ano. So, meron tayo dito yung contract. Ayan, mga install apps for. Ayan, meron po na pong mga ganyan. So, yung iba po hindi ko na po papakita kasi confidential po yan. At unless talaga na screenshot nyo, bahala po kayo. So, ayun. Meron din po tayo mga nakalagay dyan. Kung ano po yung mga motor number, battery number, charger number. Ultimo po yung charger, no? So, meron din po ditong chassis. Ayan, no? So, ayan po siya. So, yun. Meron tayong certificate of release, no? Then, warranty instructions and conditions. Ayan. So, yung iba po, i-ano ko lang. Itatago po natin. So, meron po tayong mga kung ilang years po kinocover yung ano, yung warranty, no? Then, meron din po for ERVS. Then, bicycle delivery checklist. Dineliver po ba? Kung pinadeliver nyo po siya, ayan po siya lalabas. Yes! Then, kung magre-refund or changing terms niyan, within 7 days, pwede pong palitan yan. Yes! Exchange lang po. Pero pag-refund, meron pong restocking fee na 5%. Wow! Sa cash price. So, yun, talaga magbabayad ka pa. So, refund within 30 days purchase. Within 30 days po, ah. Kung wala naman po naging, 100% ng, replacement. Okay. Then, meron din po ditong, para sa LTO. So, may guide po kayo dyan. Nag-provide po sila. Parang handbook po ito eh. So, yung maintenance din po ng battery, lead acid. Pero sila po kasi, hindi, para sa akin po ah, iba po kasi yung na-review ko kasi. So, ayan. Pero more or less, nasa, parehas din po sila. So, pagka lead acid daw, ayan po yung preventive maintenance. So, doon, ayan. So, yan daw yung charging time. Tapos guys, ito po pinakamaganda rito. Ito sa part daw sa lithium. So ito po pinakamaganda dito, yung page 11. Yung page 11. Dito po, nakalagay, subject LTO registration. We would like to inform all our valued customers those below. For all customers who already purchased units, so bago daw po nag February 25, 2017, our company promised that we will be the one who handle first registration fee once LTO issued memorandum. So for all new customers who purchase units on or before, ayan, our company promised that we will be the one who handle the first registration. If later we against our promise, we are accept customers to return units and we will return full payment. Ang ganda ng ano. So, this promise only includes yung LTO registration po, no? Pero syempre, kung mga na-violation ka, hindi yung natikitan ka, sasagutin nila, no? Wow! Disiplina na yun. So, please always obey traffic rules and wear helmet, no? Diba? Nakalagay po dyan, laging magsuot ng helmet. So, bring a copy of your sales certificate or proof of purchase. Yeah. So, ito rin po yun.
Siguro picturean niyo na lang po para di po papel lagi dala niyo, no? So syempre, wag po tayo makikipagtalo sa mga law enforcers. Ayan. So ayan. Meron din po dito naka ano ng LTO ano. Memorandum circular, di ba? Ayan po 'yan, guys. Share ko lang po 'yan. Pakita ko po sa inyo na mas malinaw 'to. Okay? Thank you po. Boop, 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 boop